Alright, what's up mga bro? Punta tayo ulit ng Honda Dog One Zone ngayon. Ibili tayo ng ano, engine oil tsaka ng gear oil. Kasi nasa 500 na yung tinatakbo nito eh. Gusto ko nang i-change oil. Baga first change oil nya. Sa manual naman nakalagay kahit ano, 1,000 kilometers first change oil. Tapos ang next nya 6,000. Layo no? Pero ako every 2,000 kasi ako nag-change oil kay Honda Beat. So ngayon, first change oil ni Click. Change oil ko na ng 500, tapos next 2,000 na yung change oil ko na sunod, ano? Woo! Sarap! Isang hangin. Gira tayo muna. So feeling ko okay na yung break-in nito. Diyan rarat-rat ko naman to eh. Hindi ko binaibi noong break-in niya. So palit na tayo ng langis. Kasi malamang meron na yung mga ano, mga debris na pinagkiskisa nung bago pa lang to nung binibrake in ko. Makikita natin yan sa strainer kung meron doon mga bakal-bakal na maliliit, ano? Check na lang natin kung meron. Sa gear oil din yan, paltan din natin. Tingnan natin kung meron mga sa pinagkiskisa, no, nung mga gears yan, para makita natin. Balikan ko kayo pag nakabili na ako ng ano, ng engine oil sa Honda Daug One Zone. Nabili tayo tsaka gear oil din. Ito yung nabili natin, engine oil tsaka gear oil. Fully synthetic yung ano, engine oil. Ito, gear oil. Presyo pala noon, 310 yung engine oil, 65 pesos yung gear oil. So bukas na natin yung change oil yan ng umaga para nakababa na yung mga langis. Change oil at gear oil. Alright, dyan, change oil na tayo, kay Click. Engine oil, tsaka ano, transmission oil or gear oil. Ito yung drain bolt ng engine oil natin, sa ilalim. Ilalim ng makina. Size niya, 12mm. So, ang gagamitin nyo dito, dapat socket wrench. Gamit tayo ng panahod. Ayan. Tapos ito, papel. Kahit anong ano, karton. Para lang hindi makalat. LBMM socket wrench counterclockwise. Na pag nalogan nyo na, mano-mano na lang. Siguraduhin nyo nakatapat yung papel kasi kagkakalat yan eh. Drain na lang muna natin yan. Tapos buksan din natin itong ano, para lang maka mas madaling ma-drain. Ayan. Engine oil cap. Huwag lumagin yung papabugahan nyo ng hangin ha. Kasi pag pinabugahan nyo yan, magkakaroon ng mga tubig-tubig sa loob. Ito naman yung sa oil strainer ano. Ayan ito. Sa may tabi ng panggilid. Yan, ito. Size naman yan, 17mm. Bubuksan din natin yan. Pero mamaya na, dinidrain pa natin yun eh. Padrain muna natin yun. Paano natin buksan to. Meron yung mga additional na langis na tutulo pag binuksan mo yan. Diyan natin makikita kung may mga latak-latak na mga bakal ano. Ah, sige, buksan na rin natin to. Ito lang panahod natin. Napaganyan. Ready tayo ng mga ano, patungan kasi yung strainer niyan malangis. Buksan natin 17mm.
Luwag na, mano-mano na lang. Ito, didiinan nyo kasi may spring to. Spring loaded. Pwedeng tumalsik yan pag hindi nyo binigyan ng pressure. Ito yung cup. Ito yung spring setting strainer. Yan, may mga bakal-bakal na konti, ano. Yan, ah. Pinapakita ko sa inyo. Walang tumutulo kasi tagilid tong ano, garahe namin. Pababa ito, eh. Yan, kita nyo yan. Yung mga konting, ano, na metal. May mga dumi. Linisin natin to. Ay, mga nagkiskisa na bakal. Konti lang naman. Ayan, pinit ko na yung motor. Inikot ko. Tapos try natin ganun yung motor. Kung may tutuloy dito. Ayan, feeling ko meron eh. Sinara ko muna yung drain sa ilalim. Temporarily. Nakita nyo? Nagilid kasi ito eh. Yung garahe namin. Nakapababa. Ayan, ganyan. Kailangan i-drain nyo din to. Tagilid nyo yung motor. Para bumaba yung langis dito. Galing sa strain na ano. Para talagang drain na drain. Actually, pwede nyo iwanan yan eh. Yan yung side stand. Yan, pwede nyo iwanan yan ganyan. Sa yung naka side stand. Kasi ito nakatukod. Nakatagilid siya. Pahintay na lang mga ating ma-drain po ng konti ito. Kasi sara na natin yung strainer tsaka yung ano, yung bolt ng engine oil. Ano, okay na, na-drain na natin yung strainer. Sara na natin to. Ito yung mismong strainer. Tapos ito, paganyan yan. Yung spring. Yan. Alinisan ko na itong strainer. Ito yung cup nya. Bali pa ganyan yung position nya. Yan, pa ganyan. Yan, balik lang natin. Diyan nyo lang, tapos clockwise. Yan kasi nagsasala ng mga debris, ano? Nakita nyo may mga bakal-bakal kanina. Paghigpit nito, saktong-sakto lang. Paglapat na, pero mga 1/8 papaturn. Kapraso lang talaga. Yan yung kakahigpitan to. Yan, lapat. Yan, okay na. Yan, okay na. Nahigpitan na natin ng saktong-sakto lang. Ang pagbubukas pala nito, paglilinis ng strainer. Based sa manual, every 12,000 kilometers. Pero pwedeng 10,000. Depende na sa inyo. Based sa manual yun, ah. Ito naman tayo sa engine oil bolt. Drain bolt na engine oil. Nakinabit ko muna kasi pinit ko yung motor. Pero yan, wala na yan. Drain na yan. Ano ito? Nakabit na natin to. 12mm to. Ito, ganun din. Hantay, tapos paglapat na, mga 1/8 of a turn. Kasi nung binaklas natin, hindi naman siya sobrang higpit eh. So, ganun lang din yung paghihigpit natin. And ito, counterclockwise naman. Nalapat na, mga 1/8 of a turn. Ayan, okay na, na-bike na natin yung mga drain bolts, ano. Pwede tayo magsali ng engine oil. Dito. Ito yung salinan. Gamit tayo yung budo. Ito yung gagamitin natin na engine oil.
Yan, Honda 40 scooter oil, fully synthetic. Yan, tatlong klase kasi ito. Merong mineral, mineral based. Merong semi-synthetic, ito fully synthetic. Ang difference nun, yung mineral oil, meron yung mga imperfections. Kumbaga sa tubig, ano, ano siya? Mineral water. Yan. Yung mga alon germs, no? Tapos yung fully synthetic, ito yung ano, kumbaga puro siya. Na kumbaga sa tubig, siya yung distilled water. 100% pure, ano. Yung semi-synthetic naman, mixture ng mineral oil tsaka fully synthetic oil. Yan. Yung molecular structure niya. Ayan. Ayan, makikita nyo rin dito. Ayan, pang scooter siya. Ayan. May logo ng scooter, ano. Ayan, usually, kapag scooter, ang ano niyan, Jaso MB. Ayan, MB. Yung MA kasi, pang ano yun, pang dikambyo, ano. Pang wet clutch. Dry clutch kasi yun sa atin. Yung Jaso MB kasi, specifically made yan for, ano, mga scooters. Itong SL naman, yan yung API. Based sa manual, ang nakalagay doon, SG or higher. SG, SL, SM, SN. SN yung pinaka, ano, advanced, ano, pinaka latest. Ito, SL 10W30 Jaso MB. Yung 10W30 naman, viscosity yan. So, multigrade to. Dalawa yung viscosity niya, or yung lapot at labnaw. Ayang 10W, yan yung ano niya, labnaw niya. Kapag malamig, mabaw, umaga. Ayan, ganyan siya kalabnaw, 10 lang. So, mas lower number, mas malabnaw. Kapag higher ang number, mas ano siya, malapot. So, kapag start mo pa lang, ayan, 10W, malabnaw siya. Pag ginamit mo yung motor, 30 na. Ayan, 30 na yung lapot niya. Mas malapot na siya. So, isang litro pala to, itong langis na to. Ayan. Meron niya indicator dito para makita nyo. So, ilalagay natin dito, based sa manual, 800 ml. Salina na natin. Ano, okay na. 200 ml na lang yun natira. Ibig sabihin, 800 ml na yun nalagay natin. Pwede natin balik yung dipstick, ano, yung cup. Ito. Antagal natin yung budo. Tapos balik na natin ito dito. Ayan, hand tight lang. Okay na yan. Gear oil naman ang ano. Palitan natin. Drain muna natin. So, ito yung drain. Ito yung salinan. So, 12mm din yung size nyan. Ang tayong panahon dito para makita natin kung may mga bakal-bakal ano. Kulay white. So, 12mm ulit. Socket wrench. Counterclockwise. Lugan na rin natin itong ano, itong salinan. Tanggalin na natin. Tanggalin na rin natin itong bolt ng salinan. Hintay lang natin ma-drain, ano? Na-drain na natin, okay na yan. Konti pang tulo, pero okay na yan. Sara na natin itong drain bolt. Nga pala huwag kayong magkakamali dito, ha. Kasi yung drain bolt, ayan, mahaba. Yung salinan na bolt, maiksi. Yung mahaba, drain bolt. Ayan, dito yan. Yung salinan, maiksi. So, on the bit kasi, pares na ng haba eh. Pag nalapat na, 1/8 of a turn lang. Konting-konti lang.
ng lapat, 1.8. Ano kayo na yan? Pitin natin yung motor bago natin salinan. Ano. Check pala muna natin to, no? Yung dinray natin na gear oil kung may mga bakal-bakal. Salin lang natin. Tingnan natin yung ilalim kung may mga metal debris. Ay, meron, no? Pero konti lang. Yan, meron siya sa loob. Yan, metal debris yan. Malinis to eh, nung sinali natin eh. Hindi ko lang makikita nyo, pero yan. Oh. Mga maliliit. Pero mga gabok-gabok na ano, metal. Yan. Kaya kailangan i-change oil niya ng first 500 or after 1,000. Para after break-in, tanggal yung mga metal debris. Ano. Sali na natin tong yan, scooter gear oil, 100 din. 120 ml. Based sa manual, 120 ml lang yung ilalagay. Pag nag-drain ka lang. Pero pag binuksan mo tong gearbox, yan yung buong yan, ilan na 140 ml lang ilalagay mo. Sa engine oil pala, 800 ml kapag nag-drain ka, regardless kung binuksan mo yung strainer. Kapag binuksan mo yung buong makina mismo, yung kailangan, 900 ml lang ilalagay. Yun yung base sa manual ah. Ito 120 ml yan. Tatodo natin ito. 120 ml ito eh. Okay na. Side na. May konti pa pero okay na rin yan. Nilagay natin. Punasan lang natin ng mga tulo. Handa ko nakatagilid na para malalagay nyo talaga lahat. Balik na natin itong ano, bolt. Ganun lang din, gagana yung isa. After malapat, 1.8 to pa-turn lang. Mga saktong-sakto lang na higpit. Para hindi kayo maluwas, treda na, no? 12 mm din. Lapat, 1.8. Ano, okay na. Ngayon, start naman natin yung motor para mag-circulate yung langis na nilagay natin. Para mag-circulate yung langis, pati yung sa transmission, sa gearbox. Start natin ng mga 3 to 5 minutes, ano. Tapos yung mga pinag-drain na natin na langis, lagay natin dito. Dispose natin to, balik natin to sa Honda or pwede sa mga gasoline station. Okay na. Na nakatakbo na tayo ng ano ng yan na to 2215, so parang 500 700 yata yung nag-change oil tayo, no? Medyo matagal-tagal na rin. So far okay na okay naman yung ano, yung Honda fully synthetic na langis na nilagay natin dito. Walang vibrate sa makina. Hindi siya lumalata yung takbo. Hindi malata. Yung parang walang power. Kaya okay na okay. Okay, bibili na ulit ako ng langis. Kasi 2,200 plus na eh. At sabi ko nga nakaraan, 2,000 kilometers, change oil ko na. Pero feeling ko okay na yan. 2,200, medyo low pass na. Almost 2,000 kilometers yung natakbo. Yung last change oil natin, no? Ayan, mag-change oil na tayo ngayon. So, ito na yung review. So, okay na okay pa rin yung performance niya. Maganda. Walang ano, walang naging problema. O, walang pumangit sa takbo ng makina natin. Kasi Honda talaga yan eh. Kaya maganda talaga yan. No?
Sulit na sulit yung ano, sinensyal natin. Actually siguro pwede mo itong paabuti ng 3,000. Hindi pa siya nalalata eh. Siguro bukas ko na i-change oil ulit ito, ano. Kapag malamig makina, syempre. Yan. Dapat ano, malamig ang makina pag mag-change oil kayo. Mas maganda nga pag umaga kasi nasa baba na yung mga langis. Nakababa na. Tapos yung gear oil, hindi natin papalitan yan. O, siguro mga ano, 5,000 siguro palitan ko. Pwede rin 10,000. Sa manual naman kasi, parang every 2 years nga yung nakalagay sa manual eh. Gear oil. Ang pagpapalit niyang gear oil, halimbawa na ilusong nyo sa baha. Yan, pati ano, engine oil, palitan nyo na rin. Pag napalubog kayo sa baha, yung sobrang lalim, inabot yung airbox nyo. Yan, palitan nyo na. Kasi papasok yan dun eh. Kaya mas pumapasok yan sa may gearbox. Kaya punta muna tayo na ano, Honda Daug Wanson. Doon ulit ako bibili syempre ng ano, engine oil. Tapos ibigay natin doon yung pinagpalitan ng ano natin, na pinag-change oil natin. And dispose natin yan. Huwag nyong basta-basta itatapon yan sa mga basurahan. Yan. Kaya balik nyo sa ano, pwedeng sa kasa, pwede rin sa ano, sa mga gasoline station, yan pwede. Ay, ito sa Guanzon. Basta. Bili na akong langis. Bili ko na sa ito. Inagpalitan. Ano? Dapat dinidispose yan sa ano eh. Hindi pwede basta itapon eh. No? At ito na yung nabili natin ano. Pan-change oil. Fully synthetic ulit. Okay, ito pala yung pagre-reset ng ano, ng change oil. Ayan o, oil change. Tanggalin natin yung oil change na yan. Off nyo muna yung ano, susi. Tapos pindutin nyo itong set. Ayan. Tapos dinan nyo lang. Tapos i-on nyo yung susi. Yan, wala na. Wala na yung oil change. Ganyan lang pagre-reset. Ano? Buksan ulit natin. Wala na yung oil change. Okay na. Bro, ano na ako bro? Salamat ah. Yan, change oil ko na lang to bukas. Tapos okay na. Nandito ka siguro tapusin yung vlog, no? Alright mga bro, ride safe.